Good morning mga kagray. Ngayon, titingnan natin or susubukan natin gawin ang ating ABS or anti-lock braking system. Siya nga pala, ang sasakyan na nito ay isang Suzuki Grand Vitara year 2006 4x4 with automatic transmission. Sige, tingnan. Buksan natin na instrument panel natin. Pansin po natin bukas ng mga ilaw na ito. Ito yung mga nagsisilbi na para pakita sa atin kung anong kailangan natin i-check sa ating kotse. Ito, 2-3 seconds lang, mamamatayan dapat. Yung ECU kasi, pag binuksan mo, i-check na yan mga components na yan. Once na-check na natas, okay lahat. Mamamatayan. Ito, handbrake yan. Ito naman yung battery. Ito, if your car's low on oil. Ito, engine check. Ito ang subukan natin ayusin ngayon. Ito, ABS. So, i-start natin yung auto or turn natin yung key. Dapat mamamatay. Ayan, see? Namatay na siya. Itong handbrake din mamamatay unless i-disengage natin yung handbrake. Ito naman itong blinking light. Seatbelt yan. Pag nag-seatbelt tayo, mawala yan. Try natin. Seatbelt using one hand. Alright. Ayan, diba? Nawala. Ito kasi itong car, yung Suzuki natin. Napa-check na rin natin yan, napa-diagnose na natin yan, napa-scan natin. And ang sabi nila, ang huling nakikita nung reader is yung ABS module. So, subukan natin tignan kung maayos natin yung ABS module or yung motor. Baka kasi yung motor lang yung sira since na-check na rin natin yan sa YouTube how to fix or possibly fix yung module. Hopefully magawa natin. Para saan ba kasi yung ABS? ABS kasi anti-lock braking system. Yan yung nagde-distribute or siya mag, kung kunwari nag-slip yung gulong, siya mag-isa mag-apply ng brake para hindi totally dumulas yung kotse, yung auto. Kumbaga siya magtitimpla ng preno. Alright. So yun. Tingnan natin kung maayos natin kasi sayang naman yung feature ng ABS kung hindi natin maayos. Okay? Ito nga pala yung mga tools na gagamitin natin para sa pagtanggal ng ABS module. Ito, maganda yan. Magnetic tray para sa mga screws natin na tatanggalin. Multi-tester tool para makita natin yung continuity. 10mm wrench. Maganda rin yan. Ito naman, special wrench yan. Binili pa yan para dito sa specific job na to. Ito, flare nut wrench. Kaya mas maganda to kasi may cut siya. Ayan, kung makikita nyo. Para sa mga tube yan, para masushoot nyo tube dyan. Huwag nyo gamitin itong mga regular kasi baka mabilog yung nut. Okay. Ito Torx 20, makikita nyo yan, Torx 20. Star shape siya, hindi siya regular na Phillips head. Isang wrench. And ratchet wrench. Ito WD-40 contact cleaner, ito silicone spray. Ito para hindi na natin irekta sa battery yung motor ng ABS module. Ito, maganda rin kasi ito pang jump start yan eh. Originally. Pero pwede mo rin yan gamitin, yun nga, to test yung mga electrical. At saka ito, last. Multi-tool na pocket knife. Maganda yan. So tulad nga sinabi natin last time, ugaliin, tanggalin ang terminal na nakakabit sa iyong battery para iwas tayo sa mga short circuit or mga ganung pangyayari. So since yung ABS natin ay nandito sa ilalim, kung madami siyang sagabal, tanggalin na muna natin tong cover ng ECU. Maganda rin na tinanggal natin yung baterya since may gagawin nga tayo sa electricals ng kotse. So pagkatanggal niyan, makikita natin mas ito mga sockets na pwede rin natin tanggalin. Tatanggalin natin sila para lang mas maluwag ang workspace natin sa ECU. Ipipindutin mo yan, clip na yan. Ibababa mo lang yung latch. Tapos hilahin mo na. Ayan. Para sa mga nag-iisip kung baka magkamali sila kung yung kaliwa ay malagay nila sa kanan, hindi yun nangyayari kasi magkaiba sila ng socket. Ayan. Mas maliit yung nasa left side ng nasa kanan na socket. So, since natanggal na natin yung apat na screw, lagay natin dun sa magnetic tray. Huwag natin kalimutan itabi ng maayos yung ECU para
hindi ma-damage. Ito nga pala yung module. Ngayong araw, titingnan lang natin kung gumagana tong motor na to. Ayan, kulay itim na yan. So, ang tatanggalin lang natin, ito, yan, yung part na yan. Mabilis lang tanggalin yan. Again, gagamitin lang natin tong Torx natin, Torx screw natin, tong T20 na yan. Tandaan nyo, tanggalin nyo yung mga harnesses or lock. Yan, ibababa nyo yung orange part na yan para makita nyo yung white. Angat yan. So, that means naka-disengage na siya doon sa socket. Pwede nyo na siyang hilain ng mabilis. Since natanggal na, i-unscrew natin yung mga yan. Kita nyo yan. Tapos yung isa nandun sa baba. Okay. So, ito yung first screw. So, yun. Natanggal na natin yung tatlong screw. I-wiggle out lang natin tong module from the pump. Palayo sa pump. Tingnan natin kung matatanggal. Ayan, tanggal na agad. So, ito na yung itsura ng module. Nung natanggal natin siya doon sa lugar na yun. Itong dalawang prong na to, itong prong na yan. So, pagkatanggal natin ng module, ito yung pinagkatanggalan. Itong prongs na to, itong dalawang male na prong na to, hahanapin natin yung female niya dito sa motor. Para tingnan natin kung mapapaandar na, umaandar ba yung motor o yung module. Para makita natin or ma-rule out natin kung ito ba may sira, itong module, or yung motor. So, natanggalan natin yung ABS module. So, dyan nang galing yung module. Ito yung mga brake line na nakakabit dun sa module. Nilagyan lang natin ng plug para di maubos yung brake fluid. So, natanggalan natin nga. Ito nga yung ABS natin module. Ito yung band na kadalasan ginagamit. Yan. So, medyo sealed siya. Kaya tatanggalin natin yung crimp dyan para mabuksan natin. Tingnan natin kung maayos pa. So, yun nga, natanggalin natin yung ABS motor. And ipoprime mo yan, kailangan kasi prenest down nila yung block para ma-hold down yung motor. So, ayan, after ilang minuto, nakita natin natanggal na yung motor dun sa module, sa ABS module. Ayan, sa hindi natin alam rason bakit napakadumi na ito ng pinanggalingan, kita nyo naman. Kaya ngayon ito parang may rust pa nga itong mga motor natin eh, part ng motor eh. Hindi umiikot itong motor natin, kaya wala. Katanggalin nyo lang yung crimp, ito mga part na yan dun sa ear ng motor. Ayan, pag nakita nyo yung top view, kita nyo yan, may mga ear. Ayan, ito yan. Ayan, pinanggalingan yan. Apat yan, naka-hold down dyan, para ma-hold down dyan. Sobrang sealed nga yan eh. Pero, hindi natin alam kung bakit parang may kalao. So, ngayon naman, try natin, tanggalin natin, bubuksan natin itong motor. Tignan natin kung anong issue. Ito, tandaan nyo, itong ring na to, itong seal na to. Ingatan nyo kasi baka mapunit, kasi yung iba sobrang katagalan na mabilis na mapunit, lalo na pag matagal na nakatikit dito sa motor. Anyway, pagbukas natin, hopefully ano lang, bearing lang or konting linis lang maayos natin. Kasi meron napanood sa YouTube na ilalagay na lang natin yung YouTube channel nyo dyan somewhere dun sa screen. Nakita mo yung sa kanya, naayos niya. Ginamit, inayos niya lang mainly ay yung motor. So, kung gusto niyo makaiwas ng medyo malaki-laking bayarin, kasi may kamahalan ng ABS module eh. Yun, subukan niyo rin to. So, yun, natanggal na natin yung motor dun sa case. Upon inspection, nakita niyo naman na medyo mahaba pa yung carbon brush. Ayan. So, dapat okay pa yan. Pero, sobrang dumi talaga. Tignan niyo to. Itong mga magnets na yan. Puro kalawang. Hindi natin alam kung bakit nangangalawang yan. Medyo mahirap din ipray. So, itong, again, itong mga madudumi na to, itong parang rust na yan. Ililihain lang natin yan ng 2000 grit. Sobrang fine yan para hindi natin madamage yung ibang
metal or material sa ilalim ng rust. Okay. So ayun, pagkatapos natin linisin, pwede natin siya i-test kung umiikot na ba yung motor. Meron tayong portable dito na jump starter. So isasaksak lang natin positive to positive, negative to negative, then ayun, try natin. Ayun, makita nyo, napakalakas ng kick ng motor. So yeah, ayos na siguro yan, sana. Ngayon ipabalik na lang natin yung motor dito sa module, and let's see. So nabalik na natin yung ABS module, pagkakabit ng baterya, and hopefully ayos na yung issue dun sa umiilaw na ABS dun sa gauge. Tignan natin. So yun, tignan natin kung nawala ba natin yung ilaw or kailangan natin siyang pa delete sa scanner, or baka lang kailangan natin patakbuhin after ng ECQ, kasi dun sa panood natin dun sa video, tinanggal na. Okay, tingnan natin. Eh wala, mukhang hindi pa natanggal. Baka kailangan lang natin pa-scan or patakbuhin ng medyo malayo or ilang kilometra eh. Sige. Also, may nag-comment about na doon sa language na ginagamit natin, kung gusto nyo Tagalog or English or Taglish. Yun. Again, like, share, subscribe. Salamat sa panonood sa Garahe. Thank you.